Hamuli. Kamu kaya kan tuko kita mag-anap. Sa taas kamu, ako sa dito. Kulang tayo. Mababaw na deposito sa pulang mga bato, assessment 617. Magandang araw sa inyong lahat mga katiits. Isang dagdag kaalaman ulit na naman ito pagdating sa pagti-treasure hunting. Kaya samahan nyo na ako sa pagbigay ng mga simpleng assessment trading, gabay at payo, base dito sa isang area ng kasamahan natin kung saan meron na silang nakuha. Pero i-review muna natin kung saan nag-umpisa sila ni Sir. Ang bidyong ito mapapansin natin mga katiits, nasa hindi lalayo ito ng 4 feet under or 5 feet under. May natamaan silang mga stone bricks na kulay pula. Ayan yung hinawakan ni Sir. At hindi lang yan nag-iisa mga katiits. Sa bandang gilid, palapad talaga siya, klaro talaga ito nagawa ng tao. Ayan, ang ganitong klaseng mga bricks mga katiits, pag naka-encounter kayo, nako, sigurado, ayun o, kung mapapansin ninyo, ayun, klaro talaga mga katiits, na nagkwadrado, may kanto, kung saan nila binira, padown lang sila sa ilalim, pagdating sa 7 feet under, ayan yung nakuha nila mga katiits, kung mapapansin ninyo, hawak-hawak nila ang mga batong may ginto. Ayan o, ginto yan. Pag down nila ng 9 feet under, 2 feet lang simula sa mga batong ito na may ginto. Ayun, sure ball na. At ito yung party ng kasamahan natin. Ayan yung party ni Sir. Nako, napakaswerte talaga ang grupong ito. Naghati-hati sila ng mga items. Alahas yung nakuha nila mga katits. Mababaw lang ito, nasa 9 feet under. Ang pagkasabi ni Sir sa akin, nasa loob ito ng parang maliit na jar. Ganun pa man, marami sila. Ayan yung party ni Sir. Pero kung babalikan natin, napakaswerte talaga ang grupong ito kasi bihira lang talaga dito mga katits, or bihira lang talaga tayo makatama ng ganitong klaseng stone bricks na kulay pula. Ibalik natin para makuhanan din ito ng idea ng iba. Ayan, kung mapapansin natin mga katits, hinimas-himas ni Sir mga kwadradong bricks yan papunta dito sa gilid. I-forward natin konti. Mababaw pa ito, mga 4.5 feet under. Ayan, kung napansin niyo mga katits, halatado talaga ito na gawa ng tao. Itong mga bricks na ito, ayan, nakakamada. Parang putol-putol ito eh. Pagdating dyan, mayroon din dito sa baba, may dugtong papunta dyan. Parang dugtong-dugtong sila mga katits. Ganyan-ganyan. Mayroon din sa ilalim. Sadyang nilagay talaga ito ng mga Japanese Imperial Army. Parang, or parang palatandaan talaga na may tinago dyan sa ilalim. Paliter L pa naman ang, ayun o, kwadrado talaga ang forma. Mababaw lang nila ito na tamaan. Ayan, pag down nila sa pinakagitna, 9 feet under. Tuloy natin, ayun, mapapansin natin mga katiits yung hawak-hawak nila o. Mga batong parang sunog na mga bato, pero mapapansin talaga natin, klaro talaga na may laman ginto. Ayan o, ay, pumitik siya. Ibalik muna natin. Ayan mga katits, hindi lang yan nag-iisa, marami din yan nilatag sa mismong pinaka 9 feet under. At bago nila nakuha ang deposito, mayroon na silang mga, nagtataka sila dito eh, bakit may mga bilog-bilog na parang pinatigas lang na lupa. Mga ganyan lang mga katiits, oh. Mga ganyan ang forma. Pagbasag nila,
mayroon ang ginto. Napakaswerte nila ni sir. Kahit sabihin nating may ganito silang tag 10 piraso bawat isa nila, ay sus kung 5 man sila, ibig sabihin 50 piraso. Tag 10 sila mga katits. Ayan, malaking bagay na rin yan eh. Lalo na may nakuha silang solid talaga na ginto na alahas ayan, no? Wala akong masabi sa mga ganitong kasamahan natin na success talaga sa pagti-treasure hunting. Sinusundan lang nila ang mga sign, nakakakuha din. Ayun, no? Palatado talaga ng mga sinaunang ginto dahil sa likod pa lang, parang tinagpi lang. Kasi yung mga bagong mga ginto ngayon mga katits, yung mga may pendant, nakasolda talaga ang parting ito. Pero sa mga sinaunang mga ginto, mapapansin natin yung mga alahas nila. Hindi masyado nakasolda tulad nito. At parang yupi-yupi pa. Medyo manipis or sinadya ba talaga yan na ganyan talaga ang design na yan. Ayan mga katits, klarong-klaro talaga. Malaking kwintas yan. Balikan muna natin kung saan nag-umpisa sila ni sir. Huwag tayo magpakainganyo sa ginto mga katits dahil kung yun ang pupukusan natin, ako, wala tayong mapala. Dapat ang pupukusan natin kung paano nila kinuha dahil may mga guiding tayo, masusundan natin, idea. Kasi kung makaka-encounter kayo sa mga area ninyo na tulad nito ay alam nyo na ang gagawin. Dito pa lang sa ibabaw. Mapapansin dito pa lang sa ibabaw mga katits, oh. Yellow clean ah. Or sadyang nilagyan talaga ito ng yelo. Ang ganitong klaseng mga palatandaan mga katiits, parang style siyang buhangin ng sapa na kinulayan. Parang binistay na alanganing lupa, alanganing buhangin. Isa ito sa mga palatandaan talaga na positive treasure site. Dahil kung ipasok natin ito sa mga treasure code natin, itong kulay yelo na ito, nako, positive treasure ito mga katits. Mapapansin natin na parang tinaki papunta dyan. Isang lear talaga eh, kasi hanggang dyan lang ang lear nyo. Papunta dyan, tinakloban. Pag down nila sa ilalim, sundan natin. Ah, okay, hindi pala kalayuan. Ayun oh, magkalapit lang pala siya. Ayan, natamaan na nila ang mga bricks. Wala pa atang 2 feet ito. Simula dito sa pinaka-ibabaw. Bricks na ang nakalatag. Ibalik natin. Ayun. Ayun, simula dito sa bricks na ito, papunta doon sa ibabaw. Nasa 1.5 feet lang yata. Isang piat kalahati at ito na ang natamaan nila. Pero ganun pa man, walang laman yan mga katits. Nag-down pa rin sila papunta sa ilalim. Down lang. Kasi ang ludlock position ng mga bricks na yan, naka-plat. Palagi kong sinasabi sa inyo mga katits, ang mga sign na nakalagay na naka-plat tulad nito, naka-plat oh. Down lang talaga ang travel niyan. Alatado talaga dito pa lang. Nako, kahit sino man makakatits, makakatama ng ganyan. Talagang susundan talaga papunta sa ilalim. Lalo na't ang mga bricks na yan, kulay pula pa. Alatadong tinakip talaga. Pero ang tanong nila ni sir, kung may deposito ba sa ilalim, maliban sa nakuha nila. Para sa akin sir, ayan, kung mapapansin natin, ibalik muna natin, mga naka-plat, paganyan, naka-letter L. Parang sa Bisaya, pag gikural ang tawag nito, gikural ang mismong deposito sa gitna na yan, nakabakod talaga. Parang ganyan mga katits, oh. Kung hindi ako makakamali, parang style siya manhole, nakaganyan. Mayroon yan kanto dito sa kabila, kasi ang nakita natin, itong bahagi lang na ito at saka dito sa kabila. Pero meron talaga din yan sa kabila at saka dito sa kabila. At ang target nandito sa pinakagitna na natamaan nila ni sir. 9 feet under
sa ilalim ang jar. Hindi naman nila pinakita. Ganun pa man, dito pa lang sa, ulitin natin, yun o. Balikan natin. Ah, okay. Yan lang ang sinundan talaga nila. Papunta sa ilalim. Balikan natin itong mga ginto na ito. Nagsisignal na ito na nandyan na sila sa mismong tapat niya. Kasi mayroon ng mga bilog-bilog na ginto na nakalagay sa bato. Hindi lang yung nag-isa. Napanood nyo naman doon sa naunang video. Ayan, isa. Yung isa pang hawak. Meron din. Dalawa. Marami silang nakuha niyan. Kaya pa yung kaibigan ko, sir. Simula sa nakuha niyo yung targets at palagay ko wala nang deposito to sa ilalim, sir. Pagdating sa ilalim. Kasi nakuha na niyo giveaway ito, mga katits. Pag mga giveaway deposit, tulad dito kila sir. Isang deposito yan or isang deposito lang. Dahil makikita naman natin, napakababaw lang. Ayan ang final assessment trading ko dito, sir, sa area mo. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment trading natin, sana nabigyan natin ng mga simpleng gabay ang isang kasamahan natin. Thank you, mga katings. God bless sa inyong lahat. Palakpak.